Sir Pais. Good morning. Mylene. Mylene. Si Mang Canorto. Pwede ba pakisabi lang kay Sir na hindi ako makakapasok ngayon? Talagang masamang-masama ang pakiramdam ko eh. Ha? Okay. Okay po. Sulat. Galing kay Mang Honor yan. Makabigay mo daw kay Sir at hindi pa yata nakontento sa haba ng bakasyon niya. Hindi pa rin daw makakapasok. As usual, may kabag pa rin daw. Masakit pa naman siya. Bigyan mo na lang yan kay Sir. Sa inyo. Dalawang linggo na ho kayo hindi pumapasok, ah. Masama pa rin ang timpla ng katawan ko, eh. Kaya hindi ako makapunta dyan para makapag-file ng leave of absence. Mylene, makikisuyo uli ako sa'yo, ha? Pakisabi lang kay boss. Ah, ganun mo ba? Sige. Ako na pala magsabi sa kanya. Okay? Okay. Ano titingin niyo? Sino nakaya dito? Ha? Sino nakaya dito dito? Ang gulo-gulo nito, ah! Ba't nila liit? Ay, sumaya? Ay, sumaya? Asa si Makano? Eh, sir, hindi pa rin ako pumapasok, eh. Isang buwan na siya nawawala. Ano ba nangyasa? Mando! Sir! Di ba pinapunta ko siya si Makano? Oo nga po, sir. Pinunta ko siya kanina, eh. Ito nga po, sir. May dalas siyang sulat para daw sa inyo. Hindi pa raw niya kayang pumasok ngayon, sir. Masakit pa rin daw siya. Masakit ang ulo ko sa kanya. Puro nalang siya drama. Nung una, masakit ang ulo. Ngayon, masakit ang ipin. Ngayon naman, masakit ang dyan. Ay, siya nga po pala, sir. Nandiyan daw sa loob yung medical certificate niya. Bigyan mo ito sa kanya. At sabihin mo, gamitin doon sa ibang mapapasukan niya. Mula ngayon, maghanap siya ibang trabaho because he is fired! Ah! Oh! Anong tinutunga nga ninyo? Magtrabaho kayo! Nahawa na ba kayo Makanon? Mago! Sir, linisin mo yung kara dito, ha? Magulo yan! Ayoko yan! At mula ngayon, ikaw muna maglilinis dito sa opisina. Habang wala mo kuhang kapalit na janitor. Pero sir. Mandong, pwedili na rin ako ng soft drinks, ha? Hoy. Driver ako dito, ha? Driver ako. Hindi ako janitor, ha? At hindi yan ang trabaho ko. Tanda mo, hindi ako maglilinis dito, hindi yan ang trabaho ko. Ha? Ngayon. Hindi ako ang laging tagasalo ng trabaho ni Mang Canor, ng irresponsabling matandang yan. Ngayon, kung gusto malinis ang opisina, kayo maglinis. Hindi yun ako bibili ng soft drinks. Okay? Manibela, hindi tambo. Ha? Marley. Yes, sir. Ayos mo na ako. At pag may maghanap, sabihin mo na babalik ko kagad at may kukunin lang sa bahay. Yes, sir. O, Mando. Sir. Ano problema mo? Wala, sir. Sir, excuse me, sir.
Kanor? Uy, Kanor, ba't ka nandyan? Bebe, sakit kayo, doon ka sa loob. Ha? Ano ito? Tayo niyan, kanina. Yung isusubo natin sa araw-araw, eh. Hindi pa natin alam kung saan pupuno. Eh, hindi naman tayo kayang buhayin ng paglalabada ko. Baon na tayo sa utang. Yung bahay, baka mainit na yan. Hindi tayo nakakabayad. Eh, hirapan na ako, kanor, eh. Hindi ko na kahit ano nangyayari sa atin. Pero sundan rin ako ni Elda. Bakit akalaan ba gawa-gawa ko yung sakit na nakakamdaman ko? Natatakot lang ako, Kanor. Wala naman tayong naipon. Saan tayo kukuha ng pera? Natatakot din ako ni Elda. Sa palagay mo kaya itong idiot ko naman to. Meron pang tatagap sa akin na mapapasukan. Pagaya naman ito si Aling Aning. May pangako niya sa akin jeep na papasada. Mukhang malabo. Eh, naibenta niya na lahat yung mga jeep. Dahil marami rin palang utang yung matandang niya. Kanor, bakit... Bakit hindi mo pakiusapan ulit si Mr. Montinola? Total, 15 taong ka naman nagtrabaho sa kanila. Yun nga eh, 15 taon ako nagtrabaho eh. 15 taon ng buhay ko, pinagsilbi ko sa kanila. Pati tatay ko namatay sa pagsilbi sa kumpanyang yan. Pagkatapos, parang lang kami basurang basta-basta itatapon yung aming mga pinagsilbi. Ano na ang plano mo? Isang hamak na janitor ka lang. Ngunit 15 taon din ang ginugol mo sa kumpanyang pinapasukan mo. Hanggang sa natigil ka at hindi nakapasok nang may katagalan din. Hindi ka nakapag-file ng leave of absence. Pwede ka na bang paalisin basta-basta dahil sa hindi mo nagawa ito at ikaw ay tinuturing ng awol? Bukod dito, sa pag-aawol mo, tama din bang pagbasihan nila ng pagpapaalis sa'yo ang past record mo ng mga paglabag sa regulasyon ng kumpanya? Ito ang mga katanungang sasagutin natin ngayong hapon sa kaso ni Mang Kanor na pinamagatang walang-wala na nawalan pa. Ito po si Attorney Jose Sison na bumabati sa inyo ng magandang hapon at makabuluhang panunood. Ganyan naman po silang mayaman eh. Pag pinagkakakitaan ka, gagamitin ka nila. Pero kung matanda ka at walang silbi, tatapong ka na lang. Mawala ho silang utang na loob. Teka muna, Mang Kanor. Sa tingin ninyo, hindi pa ba sapat na utang na loob yung ginawa nilang pagbibigay sa mga kakulangan ninyo sa trabaho ng 15 taon? Ngayon, sabihin ninyo kung mali itong mga babasahin ko, mga pagsuway ninyo sa kumpanya, pagsuway sa mga batas at regulasyon na ayon sa file record nyo. Noong 1979, bago pa lang kayo sa kumpanya,
may kaso na kayo. Nahuli kayong nagsusugal sa loob ng opisina at sa oras pa ng trabaho. Tama po ba o mali? Opo. Pero hindi ko po kasalanan yun. Diyos ko! Ikaw lang pala yan, Kanor! Naku, huwag ka maingay ah. Nagpapalipas na kami ng pagod eh. Huwag maingay. Ichocho yan eh. Hindi nyo ba alam? Tutaya di boss. Kaya hindi akong tataka kung mamaya lang ipinapatawagin tayo ni Mr. Montenola. Huwag naman bigyan ng masamang kahulugan yung pagiging malapit ko kay Carlo. Carlo? Wow! Pa-Carlo-Carlo na lang. Oo nga pala, nalimutan ko. Tatay mo nga pala, ang dating katiwala noon ni Mr. Miguel Montenola. Hindi naman siya ganun. Anong hindi? Talagang dakilang sip-sip kayo. Pareho ng tatay mo. Umaasinso kayo sa pagchuchucho ng ibang tao. Kaya wala akong tiwala sa mukha niyo eh. Tama na singhalin niyo dyan. Mamalasin ako niyan. Pero Kanor, usapang matino ah. Walang sumbungan ah. Kung talagang wala kang balak magsumbong, lumaro ka. Po. Oh, babalasahin ko na ulit ah. Kasi na rin natin laro. See all of you in my office. Now! Ang kakapal din ang mukha ninyo. Nakakaloko na kayo ah! Isa ka pa, Mangkanor. Hindi ko inaasahan na gagawin mo to sa akin. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Hoy, Gaston! Huwag kang tatawa-tawa dyan ah! Saka pa! Punong-puno na ako sa inyo lahat. Sa lahat na ayoko, ay pinagluloko ako. Siguro mabuti pa sa inyo lahat, ay maghanap ng mapapasukan. So, sir, hindi na ako ulit. Maawa na ako kayo. Alam mo, Gaston, gas-gas na gas-gas na yung linyang yan. Rinding-rinding na ako sa kakasori mo. Pero, sir, makakalabas na kayo. Mangkanor, naiwa ka. Mangkanor, I'm very disappointed with you. Hindi porke magkababata kayo ng papa ko, ay palulusutin ko lahat ng kalokohan mo. I'm sorry. Pero sa opisinang to, walang kaibig-kaibigan. Suspended kayo apat ang isang linggo. Walang sweldo. Naintindihan mo? Makakalis ka na. Wala nang kailangan sa'yo. Pasok ko pa lang nun sa kumpanya. Warning letter na kaagad kay Mang Kanor ang ginawa ko. Dahil sa ilang buwan na rin ho siyang lagi ng late na pumapasok.
Agosto po noong 1987, pinadalan po ulit siya ng warning letter for habitual tardiness. At ako pa po mismo ang nag-abot sa kanya. At noong December 1988, kinausap ko na siya. Dahil hindi na normal ang pagiging late niya. Eh, habang tumatagal eh, lalong dumadalas. Ayos na ba? Sis, huwag daw kayong mag-alala. Bumaba na ang lagnat ang anak nyo. Pero obserbahan pa ho natin siya kasi may sintomas ho siya ng coronary artery disease sa anak nyo. Pero bago natin maumpisa ng procedure, kailangan nyo po muna mag-deposit ng 1,000 pesos para sa mga gamot na kakailangan. Apo, ma'am, wala ho kami ganong kalaking halaga. Pero sir, eh, policy ho kasi ng hospital yun eh. Hindi ho nila sisimula ng diagnosis pag walang deposit. Ganda. Dito ka muna. Gagawa ko ng paraan. Hello? Hello? Pwede po makausap si Carlo? Barilo. Las 4 na dong. Itong oras na natutulog ang mga tao, hindi sila panike. Gising ka sa gabi, tulog sa araw. Please lang, emergency lang ito. Pwede bang gisingin mo siya? Ay, masalong hindi pwede. Magagalit yun. Magagalitan pa ako. Ginoo to. Maga pa akong gigising. Para araw mo na dong. Patulugin mo na ako. Bukas ka na lang tumawa. Ay, parang awa mo na rin. Eh, buhit kamatay ito ng anak ko. Kumari lang paki. Kinalimutan na ni Mang Canor ang kahihiyan at siya ay dumulog sa mga kapitbahay para humagilap ng perang kinakailangan ng ospital. At siya naman ay nakalikom din ng 1,000 piso. Dinala niya ito sa ospital kaya inumpisahan din ang pagsusuri sa anak nilang si Ningning kinabukasan ng umaga. Dahil late na siya sa pagpasok sa trabaho, hindi na niya inintay ang resulta ng pagsusuri sa sakit ng bata. Ano oras na? Alat-yos na ho.
Alas 10! Alas 7 ang pasok mo sa opisina to. At pag naglilinis ka, dapat yung walang tao. Hindi yung nasisingot namin alikabok dito. Pasensya na kayo, sir. Nagkasakit po yung anak ko eh. Kaya din ako sa ospital. Sir, huwag kayo magagalit eh. Sir, narito na ho kayo. Baka ho pwedeng makabali ng 2,000. Bibili ko lang ho ng gamot ng anak ko. 2,000? Aba, Mang Kanor! Kulang pa yung isang buwan sweldo mo rito! Noong isang buwan, nabali mo na sweldo mo! Mang Kanor, hindi ako vending machine! Napaghulo ko ng barya mong servisyo sa may pindot ay may lalabas na pera! Ang pera, pinaghihirapan! Hindi hinihingi! Kaya kung gusto mo magkapera, Mang Kanor, umpisa mo na trabaho mo ngayon! Sa lahat ng ayoko, ay binibilog yung ulo ko! Medyo mahina yung dalo niyang dugo sa yung papunta sa puso niya. Hindi naman daw grabe. Maagapan naman daw to kung ipaiinom yung mga gamot na inireseta nila. Saan ka kumuha ng pera pambili? Hindi na kita hinantay eh. Dahil kailangan ng inumin ni Ningning yung gamot. Kumuha ako ng paraan. Anong paraan? Pumunta ako kina Mrs. Mendez. Bumali na naman ako. Hindi pa nga nadudumihan yung mga bagong lapakong damit eh. Bayad na yung servisyo na susunod na paglalaba ko. Oh, saan ka pupunta? Bawas niya sa mga utang natin. Saan mo kinuha to? Inutang mo na naman. Puro utang na lang tayo. Baka pantay na ang mga paan natin eh. Hindi pa tayo nakakabayad ng mga utang. Ewan ko ba kung ba't ganito ang buhay natin? Sisikap naman ako para mabigyan ko yun ang magandang kinabukas. Pero parang lagi may kulang. Parang lagi niya sa gabay. Kanon, may awa din ang Diyos. Malalampasan din natin ang lahat ng ito.
ha? Tanoy! Natas-tasa naman ang ligtit niyo! Talagat sa ospital! Diyos ko! Natigil ang medical check-up ni Ningning dahil sa kahirapan ng mag-asawa. Kaya lumala ang sakit nito at nagpabalik-balik sa ospital na siyang lalong ikinabaon sa utang ng mag-asawa hanggang sa wala nang magpautang sa kanila. Dahil sa kaiisip ng problema sa anak, lalong nagkandaloko-loko ang trabaho ni Mang Canor sa opisina. Naging pabaya siya at lagi pa siyang late dahil sa paghahanap ng pera at pag-aasikaso sa anak. Kaya naman, sa 2 taong magkasunod, maraming warning letters siyang natanggap. Ngunit, dahil sa tagal na rin ang serbisyo, binibigyan siya ng pagkakataon ng management. Andiyan na si Sir. Ay, baka matatagalan pa ho yun. Baka hindi na nga ako makapasok din yun eh, kasi may inatinan po ata ang business meeting yun. Ano, Mang Canor? Bakit? Babali na naman kayo? Ha? Ang kapal talaga ng mukha niyo, Mang Canor. Hindi na kayo nahiya. Abay, hindi na kami nakakabali dito, ha? Ano ba, Mang Canor? Abay, alam namin malakas kayo kay boss. Pero wag naman ganyan, ang lakas niyong humingi. Napeperwisyo kami rito, Mang Canor. Hindi lang naman kayo kumakain, pati kami. Ano ba naman, Mang Canor? Abi, kahit malate kayo ng ilang beses, okay lang eh. Mang Canor, kami malate lang ng 1 minuto. 1 minuto lang. Yayakla kami na kami agad. Hindi ba naman yan? Huwag naman. Maging parehas naman kayo, Mang Canor. Alam niyo, matagal na akong busy dyan sa kasip-sip niyo eh. Sip-sip kayo ng sip-sip, matagal na eh. Baka akala niyo, hindi ko alam. Ha? Na kaya natanggal ang tatay ko sa opisinang ito dahil sa inyo. Eh, pare-pareho lang naman kayo nagsusugal nun ah. Hindi ba? Bakit ang tatay ko lang ang natanggal? Ha, Mang Canor? Pwede ba nga dong tigilan mo na nga si Mang Canor? Kita mo na nga may problema yung tao, ginaganyan mo pa. Isa ka pa eh. Sige, pagtanggol mo na ito pagtanggol. Pareho kayong dakilang linta eh. Ano naman ka na? Dakilang linta. Ay, Mang Canor, kamusta na ho yung anak niyo? May sakit pa rin mo. Oo eh. Natatakot na akong baka hindi ko mabili yung gamot eh. Mamatay siyang wala man lang kami nagagawang paraan. Sa palagay ko, maglumuhod man ako kay Sir. Hindi ako pababalihin yun. Malas talaga, oh. Malas! Eh, Mang Canor, magkano ba kailangan niyo? Mga 1,000 lang. Naku, Mang Canor. 300 lang po yung kaya kong ibigay sa inyo. Pasensya na po kayo dyan. At least kahit papano, meron po ako na itulong sa inyo. Amalin, pati ikaw napupurbisyo sa problema ko. Hindi, okay lang mo yun. Eh, sino ba naman magtutulungan? Hindi tayo-tayo lang, di ba? Ah, siya nga pala, Mang Canor. Dumating na pala kanina yung rasyon natin ng bigas. Eh, sayang din yung 1 sako. Pag ibinenta yun, 500 pesos din yun, di ba? Kailangan yun. Kailangan maaari yung school 2 para bukas pagdating ni Sir.
nakita niyong malinis. O di, tutuwa pa sa akin yun. Oh, paano ho? Mauna na ako. Sige. Ingat kayo, ha. Sige po, mga na. Sige. Pinababa sa akin ni Marlin to eh. Doon na lang daw nila pipikapi sa ibaba. Huwag niyo akong lukuhin, Mang Kanor. Ako nagbabanas sa akin ni Marlin kanina eh. Huling-huli na kayo. Paano sa ako? Eh, hindi ko naman po kasi alam na ibinabana pala ni Mandong yung sako ko. Makakalis sa kayong dalawa. May mga ka, Marlin. Sige, sir. Marlin, alam mo bang grounds for termination ang pagtatakip ng kasalanan ng ibang tao? Lalo na kung pagnanakaw ang kasalanan niya. Marlin, sa lahat ng ayoko ay tinutolerate ng mga tao ko ang katiwalian dito. Eh, sir, wag na po kayo magalit. At saka bakit po ba parang ang init ng dugo niyo kay Mang Kanor? Disiplina ang tawag doon, Marlin. Negosyo pinatatakbo ko rito at hindi perya. Pag nagkamali ang kahit sino man, maaaring malugi ang kumpanyang ito. Wala akong kinakampihan at mas lalong wala akong pinag-iinitan. Kahit sino anak na presidente, basta nagtatrabaho sa akin, pag nagkamali, kailangan parusahan. Kahit ikaw, Marlin, hindi ka sasantuhin ng regulasyon ng kumpanyang ito. Ngayon sabi mo sa akin, Marlin, totoo ba ang sinabi ni Mandong o hindi? Nagawa ko lang naman po yun dahil sa gipit na gipit po ako sa sitwasyon ng anak ko noong mga oras na yun. Hindi po yun ang issue dito, Mang Kanor. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kung tama po ba o mali ang ginawa ninyo. Ngayon, sabihin niyo sa lahat nung nandito, kung ano sa tingin ninyo, tama po ba o mali ang ginawa ninyo? Mali po. Hindi ho kami nagkulang sa pag-iintindi sa kanya. 15 taon siyang binabayaran ng kumpanya. Gayon hindi naman niya ginagawa ang trabaho niya.
tungkulin ko bilang pinuno ng kumpanya ang lutasin ko anumang problema. At sa tingin ko, 15 taon namin siyang problema. Aabot na sa 1,000,000 ang nawawala sa amin ang dahil sa kanya. Kapal lang mukha mo sabihin yan. Alam mo ba ang kapalit ng nawalang 1,000,000 sa'yo? Maliit sa paningin mo ang binibigay namin serbisyo. Pero pawis at dugo ng angka namin ang halaga nun. Hirap at pagod ng tatay ko, pati buhay ko, binigay ko sa inyo. Nagkakasakit ako dahil sa aking pagtatrabaho. Pero hindi ako nagpapabaya. Pati trabaho at higit pa sa janitor ginagawa ko. Pero hindi ako nagre-reklamo. Sa tingin nyo, kaya bang bayaran niya ang lahat na yun ng 1,000,000 niya? Kaya ba? Alda. Ito yung kape mo. Ikat ko kung ito yung baan. Kamusta na si Nini? Kahapon medyo mainit pero ngayon wala na. Ako na ba yung kanyang temperature? Ay, hinipo ko lang. Wala naman tayo nun eh. Eh kung sa ospital ko pa yung pakukunan, sandaan na naman ang bayad. Oh, yung gamot niya, yung peseta, pininom na. Ano ka ba naman, Kanor? Mag-iisang buwan lang hindi umiinom ng gamot siya eh. Hihingi ako sa'yo ng pera, eh lagi kang wala. Ayaw ka rin kamong pautangin ni Carlo. Hindi bale. Nakausap ko kanina si Aling Aling. Sabi sa akin, lakas ko rin yung jeep niya. At 50% ang boundary. Basta wala akong pasok, may lalabas ko. Ayan, nakausap ko si paring man din kanina. Sabi sa akin, makakalimandaan daw ako isang araw. Kaya... siguro naman eh, makakaahon tayo sa kahirapan ito. Salamat kung ganun. Alis ako. May paggagamot na natin ang mahusay yan. Takot ako. Sige. Neng! Neng! Oh, alis na ang tatay. Wala bang kiss? Neng! Neng, gising na lang. Neng! 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 Neng, kisin! Neng! Neng! Neng, di! Tinta! Neng! Tinta ka rin natin sa ospital to! Neng! Neng! Tinukakan ako! Ano nangyari sa anak ko? Neng! Tinta sa ospital! Neng, galing ka! Natalik ko sa ospital to! Ano ko nangyari ka? Ikaw lang ang totoong nakikiramay sa akin dito. Kundi lang sa aking pamilya. Matagal ko nang iniwan ang impyernong opisina ito. Salamat. Alam niyo, Mang Kanor, baka kailangan niyo pa po ng pera. Subukan niyo kayang utangin yung aid benefit na binabawas sa inyo buwan-buwan. Sabi po kasi ng kaibigan ko, illegal daw po yung basta na lang tayo babawasan. Ipaglaban nyo kayo yon. Sayang din yon. Pero huwag nyo pong sabihin na
ako po yung nagsabi sa inyo, ha? Oh, Makanor, dali mo nga ito kay Mr. Atalano sa Makati. Bilisan mo lang, ata. Urgent yan. Nag-a-axial lang tayo ng panahon dito eh. Talo ka naman sigurado. Pumapalag ka pa! Wala pa pong desisyon na lumalabas. Kaya hindi pa po tapos ang laban. Sir. May dumating kang sulat, oh. Galing sa National Labor Relations Commission yata to. Tanggap ng kumpanya ang pagkatalo sa isang hamak na janitor. Umakyat pa sila sa Korte Suprema at ikinatwirang ang kanyang matagal na pagkawala o pag-aawol kasama pa ng mga nakaraang pagkakasala at paglabag sa regulasyon ng kumpanya ay sapat ng dahilan upang siya ay sisantihin. Ngunit hindi sumang-ayon sa kumpanya ang Korte Suprema. Sabi ng korte na si Mangkanor ay hindi naman lumabag sa regulasyon ng kumpanya tungkol sa kanyang pagkawala dahil sa pagkakasakit. Inabisuhan naman niya ang kanyang supervisor noong unang araw ng kanyang pag-absent sapagkat hindi naman niya alam na siya ay magkakasakit, imposibleng makapagpaalam muna siya sa kumpanya o makapag-file ng leave bago siya mag-absent. Hindi na makatwiran ito, lalo na't ang kanyang pagkakasakit na may napatunayan ng medical certificate. Hindi rin magagamit ng kumpanya ang nakaraan niyang mga pagkakasala. Wala namang koneksyon ang mga ito sa huli niyang pag-absent na napatunayan namang hindi talaga mali. Kaya't ang kanyang huling pag-absent ay hindi masasabing tulad noong mga nakaraang pagkakasala na may kinalaman sa pagsusugal at pagiging late. Bukod dito, nabigyan na rin siya ng sapat na kaparusahan sa mga nakaraan niyang pagkakasala. Masyado nang di makatarungan kung gagamitin pa itong muli bilang basihan ng pagpapatalsik sa kanya. Dito po tayo nagtatapos. Muli po nating naipakita at napatunayan na hindi natutulog ang batas, na ito'y hindi lamang para sa mga mayaman, na hindi mayaman lang ang laging nananalo pag maralita na ang kalaban. Basta po may katwiran, may panalo, kaya't ipaglaban mo. Thank you.
Kumusta ka na, Kanor? Napadaan ako dito para sabihin siyang hindi pa tapos ng laban natin. Hanggang sa pinakmata sa hukuman, kakalad ka rin ko itong kaso natin. Aapila ako ng aapila. Hindi ako titigil hanggang hindi kita nababasura! Tandaan yan! Huwag mo rin kalilimutan. Ang hustisya, bababa man o mataas, nananatiling nakatingin. Hindi sa mahirap o sa mayaman, kundi kung sino ang tama. Huwag kang mag-alala. Hindi kita uurungan, sir. Ano man ang